Mga bitter na Kakampinks, Nandilim ang paningin matapos magmistulang campaign season ulit, ang most awaited concert ng taon ni Toni Gonzaga. Pinakalat na fake news ng mga pinklawans na nilanggam umanaw ang kanyang concert. Nasabon sa dagundong ng kanyang libu-libong supporters sa Araneta Coliseum. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Dahil kay Toni, bumalik ulit ang sigla ng mga tao tulad noong kampanya. Halos mastroke sa inggit at galit ang mga nagmana sa kulubot na ugali ni Robredo ang mga Kakampinks matapos masilayan ang tila dagat-dagat ng fans ni Toni Gonzaga na dumalo sa kanyang 20th anniversary concert sa Araneta Coliseum kamakailan. Siniraan pa ng mga Kakampinks si Toni at pinalabas nilang ipinamigay na lamang ang ticket sa naturang concert upang magmukhang sold out umano ito. Pinatrending rin nila sa Twitter ang hashtag Paalam Toni Gonzaga at ikinalat na nilanggam ang kanyang anib concert. Ngunit, ang kanilang katoksikan ay nasabon sa tindi ng hiyawan at palakpakan ng kanyang mga solidong taga-suporta sa Araneta, lalo na nang lumabas ang King of Rap, Andrew E. at pinainit ang entablado. Maaalalang sina Toni at Andrew E. ang isa sa mga naging dahilan kung bakit naging kontrobersyal ang kampanya noong 2022 sa ilalim ng nangungunang tandem noon na Bibi Amsara. Narito ang panghihimoto ng mga pinklawans at ang gulat hinggil sa matagumpay na concert ni Toni na siyang labis na sumupalpal sa kanila. Look, napuno ng mga tagahanga at supporter ang I Am Toni, the 20th anniversary concert ng singing actress na si Toni Gonzaga ngayong gabi. Pambabalahura naman ang mga Kakampinks. Ipakita nyo ang buong Araneta. Puro unahan lang ang pinapakita nyo, eh kunyari puno, pero ang daming bakanting upuan. Camera tricks. Akala mo madaming tao. Pansinin mo ang ilaw, iilan lang sa taas. At ang mga nandyan sa unahan, mukhang hindi kayang magbayad. Sila yung hako talaga. Yung tipong first time mong makapasok sa Araneta, libre eh. Grabe kadaming tao. Toni G Concert. Haha, nakakatawa yung hashtag, Paalam Toni Gonzaga. Pero I have said my goodbyes to her na when she supported yung mga taong nagtanggal ng trabaho sa mga katrabaho niya. Bunsod nito, hindi na nga rin napigilan pa ng mga pro-BBM supporters na tambakan ng mga ito. Anila, habang patuloy umanong hinihila ng mga ito pababa si Toni, mas lalo umano itong nagiging tanyag at sikat. Panghahambalos pa nila. I don't know what to feel, but these Kakampinks never stop canceling, hating BBM supporters. To be honest, I am a Kakampink. I voted for Mama Lenny but I hate the idea and concept of cancel culture. Wow, 2023 na! In fairness kay Toni G, continuous heartbreak from delusional unreasonable freaks. Let the woman live her life. Parang kulto kagabi sa Twitter eh. So much hatred. Till now, hindi magets na minority lang sila. Mariosep, lampas kalahating taon na since matalo sila. Ngayon eh, si Toni naman. Move on sis, suskotsa rin. It's 2023 and you cannot still move forward with the reality that you lost the 2022 election. That is because of your nincompoop tactics. Toni Gonzaga left no bad words with the people who bashed her on Facebook, yet she's still getting criticism because she supports PBBM. May we all remember that you more bash Toni Gonzaga, the more she get blessed. While she get blessed, you go down. And your criticism against her only a proof that you deserve to lose. And that was the result of bad karma. Mirisi ninyo mga walay batasan. Nagbitiw rin ng maanghang na resback ang batikang mamamahayag na si Sir Mark Lopez at vlogger na si Thea Tan. Pananalampak pa nila. Sir Mark Lopez posted, sold out ang concert ni Toni Gonzaga.
Bigo na naman ang mga kakampink. When will they ever learn? I've seen photos from Kakampinks about Toni Gonzaga's Nilangaw concert. And then I see this. I think being a Kakampink has become a disease. I don't know what Lenin did to these people to be so bitter and hateful. No matter what, I will never vote for Lenny. Blame her supporters. Sa gawing dulo ng hindi malilimutang concert ni Toni, nagulantang ang lahat matapos lumabas ang mukha ni PBBM sa malaking screen at binati niya ang aktres sa kaarawan nito. Bagay na ikinapiko naman ng mga Lenny supporters. Anila, sa daming umano ng problema, nakukuha pa ng pangulo ng bansa na gumawa ng video greetings. Narito ang naturang video ni PBBM. The 17th president of the Republic of Italy. Happy birthday to such an awe-inspiring lady and a very talented, ultimate multimedia superstar, great mother and wife, my ina and my Toni Gonzaga Soriano. Malitago, pinagiliwan mo ang iyong 20th year sa showbiz industry. Kaya naman, nais ko ipabot, hindi lamang ang aking pagbabati, kung hindi ang aking persecution pa sa salamat. You are one of the strongest, most God-fearing women I know. Hindi ka magpapatid sa kabila ng mga batikos, ang suporta mo at isa sa mga naging matigay na sa ambigan ko sa aming pangkakbay sa pagkakamay. On your birthday, I would like to thank you for all that you have done to help me. Thank you for everything that you do. You are a blessing to me and to us all. You continue to inspire people with your talent, your grace, your strength in many, many more years to come. I'm always here for you. Happy, happy birthday. Mula sa aking puso, maraming maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nakarating ngayong gabi. You made this night such a memorable night for me. I will never forget this birthday and this anniversary concert. Muli po, maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Stay safe. And I love you. Maraming salamat. Thank you. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.